Hello and welcome guys. So ngayon nga ang topic natin is yung pinakamaraming votes sa community post. Yung ini-expect ko nga na mapipili ay part 2 ng paano kung nabuhay sina Minato at Kushina. By the way, maganda din naman ang topic na ito. Pag umabot ng 4,000 likes ito ay gagawan ko ng part 2 yung paano kung nabuhay nga sina Minato at Kushina. And gawin nyo ng color blue yung like button as a support din sa ating channel. At kung bago ka naman dito, make sure na nakasubscribe ka na para always kang updated sa mga bago nating upload na videos. And intro muna tayo mga boy. Ang Otsutsuki clan, ang pinakamatandang clan sa mundo ng Naruto. Naglalakbay sila through dimensions at pumupunta sa iba't ibang planeta para magtanim ng buto or seed ng Ten Tails. Lumalaki nga ang tanim na ito into God Tree at sinisipsep ng God Tree ang chakra ng planeta kung saan siya nakatanim, which results na mamatay ang planeta at nagbubunga ang God Tree ng malaking prutas na gumamela. Joke lang, nagbubunga ang God Tree ng chakra fruit at ito yung kinokonsume ng isang Otsutsuki para sila ay mag-evolve, magkaroon ng malakas na kapangyarihan at mas humaba pa yung buhay nila. Pero para nga maging God Tree ang Ten Tail Seed, kailangan ipakain dito ang isang buhay na Otsutsuki. Kaya nga nagtatravel ang Otsutsuki clan ng Pares dahil yung isang lower rank na Otsutsuki ay magiging sacrifice at yung isa naman ay magiging bantay hanggang tumubo yung chakra fruit ng God Tree at siya yung kakain. Pero yung Otsutsuki na isa sacrifice ay gumagamit ng karma para i-prepare yung vessel bago siya isacrifice nang sa gayon mabuhay pa din siya. Tulad na lang ng nangyari kay Boruto. Nung tinamaan nga si Momoshiki ng Rasengan, akala natin namatay na siya. Pero sa oras pala na yon ay ginamit na niya ang karma kay Boruto para mabuhay pa din siya later. Una nga sa ating listahan ay si Kaguya Otsutsuki. Pinadala nga ng Otsutsuki clan etong si Kaguya at Ishiki para i-harvest yung chakra fruit. Subalit nagkaroon nga ng attachment o pagmamahal etong si Kaguya sa planeta na plano nilang wasakin. Tinraidor ni Kaguya si Ishiki. Malapit na nga mamatay si Ishiki sa ginawa niya dito. Samantala, kinain naman ni Kaguya ang chakra fruit at ginamit yung Infinite Tsukuyomi para pahintuin yung digmaan na nangyari sa mundo. Yung pananaw nga ng mga tao sa kanya that time ay mabuting Diyos. Subalit ginawa niyang White Zetsu Army yung mga naging biktima niya ng Infinite Tsukuyomi. Preparation daw sakali mang dumating pa yung ibang Otsutsuki clan members para kunin sa kanya ang chakra niya. Ito yung dahilan kung bakit naging demonyo yung naging pananaw sa kanya ng mga tao. At diniklara ding traidor si Kaguya sa Otsutsuki clan. Sa mga nagdaang taon nga nanganak si Kaguya ng kambal. Ito si Hagoromo at Hamura. Pinanganak ang dalawang ito ng may chakra. And afterwards nga, nabulag itong si Kaguya ng desire niya na angkinin o ipossess lahat ng chakra. Naging sakim siya sa kapangyarihan. In fact, nagplano nga itong si Kaguya na i-absorb yung chakra ng dalawa niyang anak. Nag-combine itong si Kaguya Otsutsuki sa God Tree at yung final form nila is yung Ten Tails. Subalit natalo nga siya ng dalawa niyang anak gamit ang Six Paths Chibako Tensei kung saan naging resulta ng paglikha ng buwan. Ang Ten Tails chakra ay na-seal kay Hagoromo at yung chakra na ito ay, alam nyo na, Nine-Tailed Beast. Pero another content naman yan guys. And anyway,
Ang demonic statue naman ay nakulong sa Chibaku Tensei na naging buwan. Si Hamura naman ay nagdesisyong pumunta sa buwan para bantayan ang demonic statue na nakulong dito. So kung nagtataka kayo guys, bakit napunta ang demonic statue sa Earth kung nakakulong naman ito sa buwan? Ang sagot ay dahil na-awaken ni Madara ang Rinnegan, tsaka niya na-break ang seal at nasamon ang demonic statue sa Earth. Alam ko, pamilyar kayo sa animal path ng Rinnegan. Ito yung kapangyarihan ng Rinnegan na magsamo ng iba't ibang animals. Hindi lang animals, kundi marami pang itong gamit. Abang lang dahil i-re-review din natin ang 6 paths of pain. Anyway, so far nga nagkaroon ng anak si Hagoromo. Ito ay sina Indra at Ashura. Both din silang member ng Otsutsuki clan. Pero hindi talaga sila pure Otsutsuki. Half-breed lang sila. Parang same sa Dragon Balls na anak ni Goku na si Gohan at Goten. Half-breed Saiyan lang sila. Pero kahit paano naman ay sadyang malakas ang dalawang ito. Sa kay Indra nagmula ang Uchiha clan. At sa kay Ashura naman nagmula ang Senju at Uzumaki lineage. Ang susano nga nitong si Indra ay same kay Sasuke. Parang perfect reincarnation nitong si Indra si Sasuke. Nakita din natin sa filler episodes na gumamit si Ashura ng Rasengan at ginamit niya din ang 1000 Giant Wood Hands, which is nakuha ni Hashirama. Ang descendants naman ni Hamura Otsutsuki ay si Toneri Otsutsuki. Si Toneri ang primary antagonist sa The Last Naruto The Movie. Yung napansin ko lang hindi gaano kalakasan ang mga half-breed na Otsutsuki. Dahil nakaya tapatan ni Naruto etong si Toneri sa one-on-one battle kahit meron pa ngang Tenseigan etong si Toneri. Sa Boruto Next Generations nga, nakita din natin yung appearance netong si Kinshiki, Momoshiki at Urashiki. Unahin muna natin si Kinshiki. Si Kinshiki ay yung pares ni Momoshiki. Taglay din ni Kinshiki ang Byakugan. Malakas etong si Kinshiki. Nakaya niya nga tapatan si Sasuke sa one-on-one battle. Next nga agad ay etong si Urashiki Otsutsuki. Kasama din nila Kinshiki at Momoshiki, etong si Urashiki. During Chunin exam arc nga, in my own perspective guys ha, si Urashiki ang pinakamahinang Otsutsuki na nakaharap nila sa Boruto Next Generation. Imagine meron siyang Byakugan at Rinnegan, pero tinalo siya ni Jiraiya, Sasuke, Boruto at Naruto. At even nga sa ultimate form niya ay tinalo lang siya ng batang Naruto at Boruto. Nagtataka nga din ako bakit ganyan siya kahina. May Rinnegan at Byakugan tapos Otsutsuki. Ultimate form? Natalo kay Boruto at Naruto? Nani? Anyway, next naman nga ay si Momoshiki. Si Momoshiki guys ay isa din sa malakas na Otsutsuki na nakaharap nila Naruto. Pero in my own point of view ay kaya siya labanan ni Sasuke o Naruto sa isang one-on-one battle kung nasa normal form lang. After niya nga kainin si Kinshiki ay mas lumakas siya at nilabanan niya pa nga si Naruto at Sasuke ng sabay. Pero natalo pa din siya. Natalo na nga sana siya kung hindi lang nakialam si Katasuke. Bobbles. Anyway, ang panghuli nga ay si Ishiki. Ito ang pinakamalakas na Otsutsuki na nakaharap nila Naruto at Sasuke sa Boruto manga. Sa sobrang lakas niya nga ay napilitan si Naruto at Kurama na gawin ang Baryon Mode. At expected na mas magiging sobrang lakas niya nga kung makakakain pa siya ng Chakra Fruit. And so far guys, hanggang dyan lang muna ang ating review. Di ko muna ire-review lahat ng data ng bawat isa sa kanila tulad ng gaano kalakas si Ishiki. Dahil di ko pa alam kung hanggang saan yung kakayahan niya. Hintayin na lang natin na tapusin niya yung laban niya sa Baryon Mode na Naruto. Sana nga marami pang episodes at chapter na ilalabas. Dahil sa tingin ko kasi marami pang malalakas na Otsutsuki clan members ang hindi pa pinapakita. Sana mas habaan pa ni Mr. Kishimoto yung story ng Boruto Next Generation. At kung nagustuhan niyo naman ang video ng ito guys, ay i-hit niyo na yung like button para sa support sa ating channel. And mag-subscribe na din kayo para lagi kayong updated pag meron tayong bagong upload na videos. And bago nga natin tapusin ang video ng ito ay may shoutout muna tayo.
And shoutout nga pala kay Lester Kensan Beneventura, Liza Pisito, John Tristan Marcelana, Alucard Minecraft, Mayor Perer, Ace Flores Maximo Jr., MC Gamer YT, Elizar Gaming and Vlogs, Andre Ivan Nacerla, DBZ Master, Cyrus Zamora, JC Pilayo Yasuo Among Guys, Kurt Palesteros, Totong Fuentes, Aldrich Kurt Perez, Kim Cartagena, Alan Paul, Jean Paulo Valdez, Josh Tahonera, Rasher Spiderman, Jake Author, Melford Duquero, Clyde Clemente, Pro X Bogey, Alan Cabales, Legend of TV, Jared Bulataw, NMN, and Brent Aguisindo. Maraming salamat sa supporta nyo guys. Keep safe and God bless sa inyo. Abang na sa mga next videos natin. I love you all and I'm out.